Rainbow, good morning! For today's video guys, ituturo ko po sa inyo yung isa sa mga attachment ng Rainbow SRX. So ito po yung Rainbow SRX natin guys. So ang tinatawag na attachment po na yun is yung dusting brush. Ito po yun guys. Huwag po kayong mag-alala guys, so 2 to 3 years po siya bago mapudpod. So ang kinaganda nito guys, ang dusting brush na attachment po natin guys is made of horsehair po siya. So napupudpud lang siya, saka don't worry guys, hindi mo kailangan bumili sa Rainbow ng wool attachment pagka nawala or napudpud. So pag napudpud po siya guys, ito lang po ang bibili natin. Bristles, yeah, ito lang po yung bibili natin guys. Bristle lang, then pagka nawala naman po itong body niya guys, pwede mo siyang bilhin yung body and yung bristle niya. So ito po, ito testing po natin siya kung paano siya ilagay sa Rainbow SRX. So yan, ganun lang po pagkabit. So, by the way guys, double purpose po ito. Bukod sa pwede siyang palinis sa mga tabletop, pwede siyang palinis sa mga screens, pwede siya sa mga monitor, keyboard, sa mga salamin yan. Para hindi ka nagagamit ng mga ordinaryong basahan. So ito na po ang gagamitin natin pag mayroon ka ng Rainbow SRX. So double purpose po ito guys. Pwede rin po siyang ilipat sa likod, which is ang blower. Pagka may barado po yung kusina nyo, yung sa may lababo, yan. Pwede po siyang pang blow pagka yung barado po yung sa may lababo nyo. So ito yun. So pagkabit po natin guys, paano siya ikabit dito sa Electrify 2? Ang gagawin lang natin guys, since wala naman siyang butas, napakasimple lang po siya ikabit. Yan. So isusok-sok lang po natin siya dito. Yan. So yun, ready to use na siya. So napakasimple. So ito po yung tamang paggamit ng dusting brush. Ready siya sa mga base, sa mga screens, sa electric fan, sa mga filter ng aircon nyo po, pwede rin po siya. So, yun ang pinaganda ng dusting brush. So, maraming salamat mga ka-Rainbow. Sinawa po yung meron tayo ng bagong natutunan sa isang attachment ng Rainbow SRX. Bye-bye!